Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro, maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Patuloy ang pagsisikap ng Bangsamoro Transition Authority na maisumite ang BTA Bill No. 44 o ang Bangsamoro Veteran Mujahideen Act of 2022 ngayong buwan ng Hulyo bilang pagbibigay karangalan sa katapangan at sakripisyo ng mga mujahideen at mujahidat sa rehiyon. Ito ay matapos ang sabay-sabay na pampublikong konsultasyon sa lahat ng probinsya sa rehiyon, kabilang na rin dito ang lungsod ng Cotabato at Barm Special Geographic Area. Ayon kay Committee on Social Services and Development Chairperson Engineer Aida Silongan, determinado ang BTA na maisabatas ang BTA Bill No. 44 sa lalong madaling panahon. Laya ng BTA Bill No. 44 na magtayo ng Bangsamoro Veteran Mujahideen Affairs Office na magbibigay ng komprehensibong tulong para sa mga mujahideen at mujahidat mula sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. So after that, tatanggapin natin yung mga position papers and then i-consolidate lahat yun ng secretariat and then i-deliberate ng Committee on CSSD. And then pag nagkatapos tayo nag-deliberate within this June or first week ng July, by then pwede na natin i-submit sa plenary yung committee report by July. So inshallah, pag walang mga intervening activities, nakikita natin na by July, mapapasa na to dahil lahat kami ng member ng parliament ay nagkakaisa na it is high time to pass this bill dahil marami nang namamatay sa mga member ng veterans na pinag-uusapan dito sa bill na to. So as much as possible, hahanapan natin ng paraan na maipasa sa lalong madaling panahon. Samantala, isang pampublikong konsultasyon din ang isinagawa ng Committee on Social Services and Development ng Bangsamoro Transition Authority ngayong linggo sa probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang BTA Bill No. 32 ang Rights of Internally Displaced Persons of the Bangsamoro Autonomous Region Act ay naglalayong protektahan ang karapatan ng mga IDPs sa rehiyon. Layo ng pampublikong konsultasyon na to na mangalap ng suwestyon at komento mula sa mga stakeholders na apektado ng displacement upang mas pagbutihin ang nasabing panukalang batas. Ayon kay CSSD Chair Engineer Aida Silongan, bubuo ang BTA ng isang holistic framework at long-term na solusyon na tutugon sa pangangailangan ng mga IDPs. Binigyan din ni CSSD Chair Silongan ang pagsasama ng iba't ibang ahensya at opisina para sa komprehensibong pagtugon sa IDPs. Ang nasabing pampublikong konsultasyon ay dinalawahan ng mga IDPs, government at non-government organizations, community leaders at civil society organizations. Magtitipo naman ang CSSD para sa deliberasyon ng BTA Bill No. 32 bago isumite ang report sa plenaryo. We in the parliament are trying our very best to look for solutions that the region is currently facing, including the concerns regarding the IDPs po. So siguro, again, katulad ng sinabi ko kanina, na konting sabar because this will take time. As usual, it will take time. But ang mahalaga, we are all working together to fast track as much as possible, as much as we can, to fast track yung implementation po ng mga bills that would really improve the lives. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang aming official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Robby Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila May Dela Cruz, mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapag-ulat na maghahatid ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.